Kain na sila. Uy, nandito kayo. Papakainin natin sila. Nap nap, dito na kami. Ang ingay nila sa baba. Oh. Ay, sus! Gutom na gutom, nakita lang. Teka lang. Asos. Teka. Ah. Aray ko, nahihiwa yung ano ko dito eh. Sit muna. Sit. Sit muna. Ayan, good boy, George. Kalma lang, kahit isip. Aw, aw, aw. Shh. Quiet. Sige na nga. Oh. 1, 2, 3. Boom! Dive! Nag-dive! Grabe! May nag-swimming talaga. Diba? Parang dinaanan lang ng bagyo. Usko, asan ba'y masiba doon? Ayun o. Oh. Wow, ang linis o. Oh. May mga janitor na pala dito. Sila na din ang naglilinis ng floor. Patingin ang mga mukha. Patingin. Ayan. Sus! Ay, mag-half bath na naman mamaya. Patingin, sige yan, Tot. Ah, wala. Nag-blend. Wala na. Awat na. Wala na yun. O sige. Feeling niya kasi na ano siya. Naiisahan siya. Porket kakulay mo yung pagkain. Kakulay mo oh. Nagbe-blend in. Ito mukha na namang kuto. Si Gringo. Ang laki ng tiyan. Asus. Asus. Mga basang siw-siw. Ang babaho. Mga amoy poultry na. Wala masyado malinis. Ito lang talaga si Jeannie. Si Gigi wala rin masyado. Malinis kumain. A few moments later. Manigas. Uy, kilos, kilos, Jeannie. Diretso tulog na eh. Hello friends, it's me for Lola ng Taon. And we are back again for another video from our channel. So, yun nga, nakita nyo naman kanina, napakasiba na po kumain ng mga cream puff. So, bali 1 week na po silang naka-dog food. Ayan, so di ko lang na video yung first time nilang pagkain kasi nasa kasagsagan po kami ng paglipat nandito. Di po? Atoy! Yung mga kapatid mo mga tulog na, oh. Hi, Mama Kim. Kim, saan ka ba? Kaya ganun na lang po sila kung maka-attack sa food nila. So, kabisado na po kasi nila pagkakain sila. So, mga every 6 hours sila kumakain 4 times a day. Usually ano yan eh, 6, 12, 6. So, 6 a.m., 12 p.m., tapos 6 p.m., tapos 12 a.m. Atoy! Asus! Ano ko, tignan nyo naman po. Diba ang ligalig na? Dati, mga pikit-pikitan pa. Ngayon, mga palaban na sa akin. Ba't di ka pa natutulog, Gigi? Ayun, so mga 5 weeks old na po sila. Hindi lang halata kasi medyo maliliit sila compared sa BX. Kasi grabe naman din kasi ang OA nung laki ng BX. Kaya nga sila BX eh. So, eto mga tama-tama lang. Tsaka maliit ang mama nila. Cream, gusto mo papasok dito? Halika, pasok ka dito. Pasukin lang natin ang mama nila. Nagsigisingan na rin yung iba. Cream, pasok.
So, ayun na nga po. Pinagsisisira na nila ang shorts ko. Gringo! Say hi! Puro namang kiss? Kiss na may halong ipin. So, kagat. Buti na nga lang, lumaki-laki sila. Kasi nung 4 weeks sila, before sila mag-transition sa dog food, medyo maliit-liit talaga. Dahil natatandaan ko nun yung mga biik. Nung 4 weeks sila, nasa 3 kilos na. Sila nun nasa 1 kilo to 1.3. Nasa ganun lang. Kasi mga laking formula. Pero ang importante ngayon, malaki na tong mga to. So, nasa ano na sila? Nasa average weight na po sila ng husky puppy sa ganitong week old. Nasa average na rin po ang pagkakagat. Dahil ngat-ngat po sila ng ngat-ngat, nakabili na rin po ako ng toys nila. Pakita ko sa inyo. Yung basket na lagayan nila before, nung kakapanganak lang, ay naging basket of toys na. Siyempre, hindi mawawala yung ano, hindi mawawala yung eggplant. Ito yung pinagkakaguluhan noon ng mga biik, so bumili ako. O, dali, pasok ka kayo dyan. Hindi naman kasali sa toy ang basket. Ayun ang hinatnat ni Gigi. Expectation versus reality. Akala ko pupunta sila doon at pagkukunin. Pero, pinagwawasak ang basket. Ito to, oh. Ayan, wee! 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 Huwag yung basket, iangat ko na nga. Angat ko na. Lana! Lana! At syempre, ang pinaka-good news sa lahat, ang mama cream natin ay clear na po sa any sakit. So, nagpunta po kami ng vet last week para sa follow-up check-up ni mama cream. And normal na po lahat. Ipapakita ko na lang sa screen yung kanyang CBC results. Ayun friends, so super saya ko nung natanggap ko yung news na yun. Kasi syempre, 1 month din nakapaglaban si Cream O. So nakakatuwa lang din isipin na kahit dahil sa kanila nagsimula yung mga nararamdaman ni Cream O, tapos nalagay siya sa alanganin ng ilang beses. Pero sila din naman yung naging source of strength ni Cream O. Parang mas naging focus kasi si Cream O sa pagiging mama niya. So hindi niya na iniisip yung mga nararamdaman niya. Talagang pag nakikita niya sila, parang sila lang yung top priority niya. So sobrang naniniwala ako na itong apat na makukulit na ito ay ang naging dahilan din ng pag-recover ni Cream O. Kasi sa tindi nung sakit ni Cream, tsaka sa mga lakas ng gamot niya, never mo nakita si Cream O na nanghina. Nabunutan talaga ako ng tinik na clear na si Cream O. Dami ko pa sinasabi kasi kay Cream noon eh. Sabi ko, ano, Cream, lilipat pa tayo ng bahay ha. Parang wag. Ganun sinasabi ko sa kanya. Tsaka sabi ko nun sa mga aunties kasi ang haba na ng kulot ng buhok ko, hindi pa ako nagkakapagpaayo. Sabi ko, hanggat hindi gumagaling si Cream O, hindi ako magpapaganda. Parang ganun. So, meaning, makakapagparebanda po ang Lola. Pero naisip ko, saka na lang kasi tiyak tataas pa naman yung kulot ko talaga dahil sa kulit ng mga to. So, mangungulot lang din. Balik na naman po siya sa kamay ko. Ha? Gringo tot. Alik ka na dito sa mamo ko. Pakita ka sa kanila. Pakita ka sa kanila. Hindi na po mauto masyado eh. Hello po. Hello po. Andito naman si Gigi. Naabot na po ama. Sabihin niyo sa kanila na magaling na kayo magpati. Dali, pati trend na kayo. Kung makikita niyo naman, labas tayo be. Para makita nila ang whole setup ng ating kwarto. Kasi, ako na lang ang nakikikwarto sa inyo. So, ito po yung kama. Tapos, ito naman po yung area nila. Dito, kung saan ako kanina. Aray! Dito po talaga sila madalas matulog sa labas. Kita naman kay Gian. Tapos, pag nagigising sila or after maglaro, basta nakaka-feel sila ng potty, pupunta na kaagad sila doon para doon mag-poop tsaka mag-wee-wee. So, ang tawag nga namin dyan, ano, portalet nila. Minsan, sabay-sabay sila. Ayun, so, nakakatuwa lang din, friends, na ano, perfect, almost perfect na nila yung pagpapati. Kasi sa isang araw, may mga few accidents lang dito. More on wee-wee lang. Pero yung poo-poo, talagang perfect na nila. Doon sila lagi. Kaya, yung potty pads na nandyan, nasa ilalim, mga sa isang araw, mga 4 times kami nakakapagpalit. Kasi halos lahat ng potty nila, yun lang yung sumasalo. So, kaya madalas, sino ba ito? Gigi! Ay, hindi pala. Si Ginny pala. Hello. Hello, nag-participate ka rin. Lahat naman si Kiss. Ano?
Ito po sa lahat ang kamukha ni Henry. Kasi yung kulay, tapos yung snout, yun ang napansin ko. Ito ang pinakakamukha, lalo pag tumititig ng serious. Pakita naman ang kamukha ni Daddy. Pakita kamukha ni Daddy. Sasama ko sana yung Daddy nyo dito, kaya lang, irita talaga si Cream O sa kanya. Pag pinapakit ko si Henry dito, ayaw talaga. Ang damot ni Mama. Oh, yan, oh. Tignan mo sila. Oh, di ba? Genry. Ayan, kaya nakakaasar din ang mukha. Nakakaasar yan? Kumukha mo, totoy mo. Tapos ito si Gigi last time. Ayan. Ulo, nagagalit. Di ba last time ito? Hindi na po ito boses, ano, ibon. Gigi. Wow, ang tapang naman. Wala na, hindi na po ito uhugin. Huwag niyo na po siya tatawagin Gigi uhugin. Wala na po, magaling na po ito. Ayan, tutulog na sila pag ganyan eh. Formation. Tulog time na. Gian, ikaw di ka ba gigising? Ay, sleep na yan talaga. Totoo yan, sleep na yan. Ha? Totoo? Sige, tulog na muna. And since natutulog ang mga monsters, papakita ko lang sa inyo ang tiles namin. Kita nyo yan. Kasi diba po, para dun sa mga nakafollow sa Instagram tsaka Facebook namin, tsaka dun sa second channel namin, na-share ko kasi doon na nag-angatan yung tiles, tapos binaha yung kabilang room. As in chaotic talaga na kinailangan bakbakin yung tiles at ikumpuni yung lahat ng kailangan ikumpuni. So itong madumi na tiles na ito, yung darker shade, ito yung mga bago kong bili. Tama naman, okay naman yung pattern, no? Kung titignan nyo maigi. As in, kapareho. Yun lang kasi, hindi siya match dun sa luma. Ang dami kong hinanapan, ito lang talaga yung closest sa design. Dapat pala, mas light pa. Pero kasi dun sa store, pag tinignan mo naman to, parang sa bagay kasi naiilawan ng maganda. So akala ko, kakulay din itong current namin. Kaya, ayan. So meron pa nga yan eh, hanggang doon, no? Diba? Ganda. Agree ka, Cream, maganda? Hmm? Ayan, so tulog lang yung mga yan ng mga 2 to 3 hours. So, at least ngayon, medyo mahaba-haba na yung interval na kailangan silang bantayan. Kasi dati, as in every hour, bumabangon sila para padidehin namin. Nagugutom na sila kaagad. So, laking ginhawa din talaga na nag-dog food na sila. So, sinasabayan na lang namin ang sleep ng mga ito. Continue tayo ng vlog later pag gising na sila kasi ayaw natin ma-disrupt yung growth nila. Para tatangkad pa ang Cream Pups kasi mga maliliit ang mga ito. Ang sarap i-kitchen, parang ang luwag-luwag sa kanila ng buong kwarto. Dito nga lang sila na-confine sa area na to eh. Ayan o. Oh. Ito lang yung kinailangan nila. Samantalang yung BX, tatatlo lang sila pero sakop nila yung buong kwarto. Kami na lang yung nakakulong. Pero sa bagay naman po kasi si Cream O, nung 2 months old siya pagka-rehome sa amin, maliit talaga siya. Though hindi naman maliit na below average, pasok pa rin siya dun sa standard size ng husky. Medium breed lang naman po kasi yung husky. So, nasa small side lang siya. Ayan na, nagigising na sila. Nagigising na. Ay, lumipat kay Mama. Ayun, sweet naman. Hi, Gian. So, wakas, bumangon ka din. Ano? Ha? Gian tot. Pero parang babalik siya ng tulog. Antukin kasi yan si Gian eh. Ay, tumabi din kay Mama. Ay, lumipat na din finally kay Mama. Ayun, sama-sama na raw po sila. Ay, yun lang. Nagdede. Ginny, bawal yan. Bawal dumede. Baka mabuhay ang dede ni Mama. Bawal pa rin kayo mag-milk. Naka-dog food na kayo kaya. Hoy! No, tulog lang. Lapit lang kay Mama. Ayan. Dinedede ang toy-toy. Hoy! Ang pangit kaya ang lasa dyan. Maalat. Since malalaki na sila ngayon, friends,
kahit papaano dinidisiplina na sila ni Cream O. Kasi sagad-sagara na yung pagkukulit. Ayan, kagaya niyang kinakagat. Shhh! Huwag mo kagatin si Mama. Ha? Ayan, kinakagat kasi siya. Pero ang taas ng tolerance ni Cream O bago magdisiplina. Ang haba ng patience niya bago niya iko-correct sila. Ito po ang giyan natin. Nakikita niyo po ba yung eye color niya? Ayan o, ang ganda. Yan po ay amber eyes. So, mukha ang amber kasi kulay bluish na greenish. Ganyan, nag-aagaw sa ganun. So, kadalasang eye color talaga yan ng mga reds. So, pwede din naman mag-blue eyes, pero kay Gian, kagaya kay Riz. Ano ka ata ni Riz Marie eh? Sa dami ng toy, ang sarap talaga ng kamay ko, no? O, ayan na lang. O, ito na lang toy mop, blue, para same kayo ng kulay. May squeaky din yan eh. Pili yan ni Lola eh, lahat may squeak. Nasaan na? Ayun. Siya talaga ang active ngayon. Diyan po. Ito, sino kamukha? Sino kamukha mo? Hmm? Kamukha mo ay hamster pa din. Ito. Aray ko, aray ko. Aray, grabe na mga ipin nyo. Grabe po ang mga ipin. Monster na monster. Ikaw talaga, Gian. Ikaw talaga. Hmm? Masakit yun ah. Masakit yun ah. Moments later. Kagaya nga po yung sinasabi ko kanina, pagising nila, diretso ka agad dyan. Nagpa-potty. Well, very good, Genie. At George, tanong isa. Balik nyo ng mga auntie. Ginising po ng mga auntie. Ginising nila pagpunta dito. Hoy, bawal maglaro sa ano, portalet. Ugh! Rico! Bawal maglaro dyan. Mm. 4CR only. Ayan ang problema lang sa kanila kapag ano eh. Dinadala ang mga toys doon. Si tinatago nila. Doon na lang sa sulok doon. Very good, Gringo. Very good. Ay, very good naman. Very good naman ang mga batang iyan. Aray, ba't ba diretso kagat lagi? Aray ko. After umihi, nililinis pa rin ni Mama eh. Diba, love na love kayo ni Mama nyo? Tapos inaaway nyo lang? Kala ko nga, friends, since 1 week lang nagpadede si Cream O, tsaka na-CS siya, parang feeling ko malalayo yung loob niya. Pero hindi pala. Lumabas lang yung pagiging ano niya talaga, very motherly. Kasi despite nung ganun, usually nire-reject na yun ng mga ibang mama dog. Pero kay Cream O talaga, hindi siya nawala sa tabi nilang apat. So kahit naman kami nagpapadede sa kanila, si Cream pa rin yung, ayan, naglilinis. Tas talagang nakaalalay kapag ka merong parang nasasaktan, naiipit, siya talaga yung to the rescue. Ay, water pala. Nakalimutan ko sa daldal ko. Tapos tuwing nagigising sila, doon lang kami nag... Hindi. Sige, pwede ka na rin dyan. Share kayo ng anak mo. Uy, may water na. May rasyon gising. Ayan. So, tuwing nagigising sila, tapos after maglaro, doon lang ino-offer yung water. Hindi siya readily available, may oras lang. Kasi magtatampisaw sila sa tubig. Para hindi din sila nag-ano, hindi sila nagdudumi, hindi nagsiswimming. Diba? Nag-poop na ba? Puro wiwi lang. Hoy, merong accident. Ayun, sino yon? Sino ito? Ako na, Cream, na ayos ko na. Yan, tapos isprayan natin ng... Yan, pampatanggal to ng scent. Para ma-discourage sila, umihi ulit dito. Yan, so mild lang naman tong pang-spray namin. Wala siyang bleach. So, safe para sa kanila. Ayun, ang first poop. Napupoop yan. Napupoop ka, bebe? Ha? Cream, no. No, okay na yon. Okay na yon. Huwag mo na linisin. So, di na namin siya ina-allow linisin or kainin yung poop nila kasi, syempre, mga naka-dog food na tsaka
Kawawa naman si Cream. Hindi naman healthy yan sa kanila. Though natural na ginagawa ng mga mama dogs yun. Ang baho. Gringo, halika na. Dito na, dito na. Wala bang ano? Wala bang tira? Ayun, malinis. Ayan, tapos ganyan lang po sila. Play-play lang. Tapos tutulog ulit. Masakit na ang mga ipin nyo. Nagdidede pa rin kayo. Ha? Nilalaro kasi nila yung nipples. Wala na ang milk yan eh. O, sige. Yan. O. Pasaway. Ayan, pinagalitan na ni Mama. Mas gusto ko yung ganun, yung pinapagalitan sila ni Cream. Kasi para hindi sila lalaking sutil. Kagaya niyan, meron sa likod, nananabunot. Hindi napapansin ni Cream. O, ayan, nakikipaglaban pa, o. Pasaway. Sige. Cream, pagalitan mo, sige. Pagalitan mo sila. Pin down. Ito, nananamantala to si Gian, o. Oh, minumukbang lang yung balahibo ni Mama. Pinin down pala para linisan pa rin. Puro na lang linis. Cream, pagalitan mo, Cream! Ayan! Hoy, girls, kayo dyan. Okay lang ba kayo dyan, ha? Okay lang ba? Ang sarap talaga hawakan ng tiyan ng mga girls, oh. Flat lang, walang toy-toy. Yee, ang kinis! Hoy, bad yan, Gian. May pag-growl-growl ka pa. Ang bad, oh. Uy, ang sutil mo. Porkit papas boy ka. Ayun, so, yun lang po, friends, for today's video. So, nag-update lang po talaga ako sa inyo regarding sa bagong setup namin ngayong naka-dog food na sila. Tapos, nakabilik na kami dito sa kwarto ulit kung paano setup ngayon. Uy! Salbahe! Kung gaano sila ka-crocodile na ngayon. Maya't maya, puro ngat-ngat na. Pero mga antok lang din naman. Di ba? Nakatulog na siya. So, yun. Marami man tayo mga na-miss na milestone yung mga hindi ko napakita sa inyo. Kasi usually kapag nagpa-popper series, every milestone, pagmulat ng mata, paglalakad, unang tuba ng ipin, mga ganyan. Hindi man natin siya nagawa this time. So, masaya pa rin naman. Mas nakatutok talaga kami sa kanila, sa health nila. So, alam nyo naman na extraordinary yung dinanas ng Cream Puff tsaka ng mama nila. Pero huwag kayong mag-alala. Basta okay lang sila, healthy. I'll try my best na makapag-vlog pa ulit ng mga another milestone. Kasi syempre, meron pa rin naman. Mag-first vaccine na nga sila. Tapos, first Lego. Ganyan, more bonding. Tapos bala ko rin silang dalhin sa dog park. First time yon kasi before naman wala kaming dog park. Siguro kapag ano na sila ng mga 3 months, ganyan. So, marami pa rin namang mga video para sa mga ito. Usoy! Bakit? Nililinis lang naman ni Mama. Doon ka na nga. Mag-abay ka pala muna bago kita ilagay doon. Pati ako, nilinis na rin ni Cream. We'll see you on our next video. Bye! Papay kayo kay Gigi na hindi na uhugin. Bye! Kay Gian na panibagong wangwang na ipasa na ang trono sa kanya. Bye! At kay Jeannie na perfect copy ng kanyang papa. Cream! Yan, nakakita na naman po tayo ng Henrita. Bye! Kim Kim! At ang best mommy in the world, Cream!